Hello guys, what's up? This is Rampage and welcome to my channel. At for this video, first time kong mag-unbox at magre-review, honest review ng Tecno Spark 2023 na nabili ko, hindi to sponsored, wish ko lang, nabili ko last week. At syempre, dumaan ng isang linggo, talaga pong trinay ko siya, ginamit ko siya, at ang sasabihin ko po ngayon, na naobserbahan ko sa performance ng Tecno 2023 Spark ay yung totoo. The truth and nothing but the truth. At diretso na tayo sa unboxing. At sana mag-subscribe kayo, mag-like and comment. Wala nang intro-intro, diretso na tayo. Let's go! Umpisahan na natin guys. Ito na ang box. Simple box lang ng Go Spark Tecno 2023. At ayan, nakalagay 64GB plus 6GB RAM. Yan. So, simple lang. At nakalagay din ang kanyang serial number. Yan. Plus, yung kanyang plus 1, 12 plus 1 months warranty. Nasa Facebook nyo na lang tignan kung saan kayo pinakamalapit. Pwede nyo dalhin. At ayan. Nakalagay na naman dito sa kabila. 13MP ang rear or back camera. At 5MP lang ang kanyang selfie or front cam. 6.6 HD plus ang kanyang screen. Ayan. So, buksan na natin ang dahan-dahan. Actually, nabuksan ko na to. Nagamit ko na nga to ng almost a week. So, just for the sake of this video, kunwari, fresh unboxing. So, ayan. Yan ang bubungad sa inyo. Yung phone na, naka-plastic. Pinili ko yung black. Yung endless black. Pero hindi siya mukhang black na black. Mukha siyang parang denim. Para siyang kulay ng pantalon. Ang gusto ko, yan, yung itsura ng camera niya sa likod. So, parang medyo iPhone-ish yung dating niya, diba? Tapos box type na rin siya. Pero yung kanyang pagka-black nga, hindi nga talaga black na black. So, yun yung hindi ko gusto. Hindi ko gusto yung ibang color. Kasi gusto ko siyang magmukhang parang iPhone. So, pinili ko yung black yung cam niya. So, ayan. Type C. Tapos, speaker yung nasa baba at yung earphone. Pero wala siyang libreng earphone, guys. Yun. At screen protector or plastic lang yung nasa ibabaw niya. So, ayan. Sumunod naman ang freebie na soft lang na jelly case. Sukat na natin. So, ayan. Perfect na perfect. Okay. So, mas maganda na siya. Hawakan, protected ang likod kasi hindi siya scratch free. Ayan yung kanyang 12 plus 1 warranty na tatabi lang natin. Ito ang kanyang manual na hindi ko maintindihan na nakasulat at hindi naman natin niya binabasa kahit kailan. Yan ang SIM ejector pin at ito ang ating adapter charger. Okay, so ayan yung kanyang feature. Hindi ako masyadong techie guys ha. So, pasensya na kayo. Practical lang ako. Basta practical user lang ako. At itong pag-charge nito ay hindi fast charging ha. It took me like 1 hour and 30 minutes or 1 hour and 40 minutes bago siya ma-full bat. Pero, ang life naman niya ay almost 2 days. Bilang hindi naman ako nag-gaming, hindi ako nag-ML. FB-FB lang ako, YouTube. Minsan, okay. So, matagal sa akin ang battery nito. Almost 2 days. So, i-charge na natin. Tingnan natin. So, actually, gusto ko yung kanyang, ayan. Kasi meron siyang parang light doon na nag-i-indicate na nag-charge siya. Ayan siya. So, ang ganda talaga. Elegant yung design niya para sa presyo niyang 3.7. Okay na okay talaga. Ayun yung kanyang lagay ng SIM card. Dalawa. Dual SIM siya at saka memory card. Wala sa taas. Nasa kanang bahagi yung kanyang volume and ang kanyang power on and off. Ang kanyang fingerprint ay nasa likod. Tabi ng mga camera. Pero kailangan mo pang i-enroll yun. I-register mo pa yun dun sa Tecno na parang website nila. But I'm not sure kasi hindi ko nagawa yun. Anyway,
try nyo na lang. Wala naman akong nabalitaan na negative about the fingerprint feature of this one. But kasi kapag in-on nyo siya, i-register nyo siya, isi-setup nyo siya, tapos isi-setup nyo rin yung Tekno, parang Apple ID, Cherva, parang ganon. So probably, doon nyo rin ma-enroll yung kanyang fingerprint feature. So ayan na, makikita nyo naman, water drop yung kanyang camera. So marami ang hindi nagagandahan doon, katulad ko. Pero okay lang naman yan, kesa naman, actually, to tell you honestly, hindi ko gusto yung itsura ng camera front nung sa screen ng iPhone na mamahalin ngayon. Yung pahaba, hindi ko siya gusto kasi parang eyesore siya sa akin. So, compared dun sa mamahaling iPhone, mas preferred ko na yung ganitong water drop. Pero para sa akin, mas gusto ko yung ano lang, yung hole, yung maliit lang. Kung sana pwede sa gilid, katulad ng sa Realme. So anyway, etong video na to ay real time, hindi siya naka-speed. Para makita nyo yung talagang, ano niya no, yung kanyang pag-iisip, okay? Yung naglalag siya talaga kasi, don't expect na para siyang octa-core, quad-core siya. So, hindi ganun kabilis siya mag-isip, hindi siya ganun kabilis mag, you know, magpalit-palit ng screen. So, kung naiinis kayo sa ganung feature, huwag yung bilhin to. So, yun yung cons nitong phone na murang phone na to. So, kung matyaga ka naman at nagtitipid ka, practical ka, okay lang naman yan. So, kaya hindi siya talaga advisable for heavy gaming, mga gamer talaga ng mga ML. Kaya ang ginagawa nila, binibenta nila yung nabibili nito, tapos nag-upgrade sila sa ibang phone. So, ayan siya. So, kinukunik ko muna sa internet. Kasi, gusto ko ipakita sa inyo, yung nagustuhan ko pa dito, yan, yung kanyang mga teams. Ha, sobrang daming free teams. Walang bayad, as in. As in, mag-e-enjoy ka talaga dito kasi ang dami niyang free na mga wallpaper at teams. So, nakaka-enjoy talaga siya. Tapos, yung font niya, yon kailangan mo ding i-register yon. Pero nag-enjoy ako dito sa pagpapalit ng themes kasi libre nga lang. Hindi katulad ng iba na may libre. It's konti lang yung free. So, keep watching guys. Medyo hiningal ako. Medyo matagal to kasi gusto kong makita nyo talagang actual and real time niya na performance. So, ganyan siya. So, hindi siya ganun ka-smooth. Okay lang siya pero hindi ganun ka-smooth katulad ng ibang mga 10K plus na phones. At hindi din siya ganun kabilis mag-isip. So, naglalag po talaga siya ng very, very light. So, tiyaga-tiyaga lang talaga. So, I don't know if because tempered na talaga yung nilagay ko dito, tinanggal ko yung screen protector kasi madali siyang magasgas kasi plastic lang yon. Tinanggal ko yon and then linagyan ko siya ng tempered glass. Tempered glass, ginamit ko pang Oppo A15s. Kasi meron akong extra na ano eh, na tempered and case. Mamaya pa ipapakita ko sa inyong surprise. Ginawa kong DIY na case na pwede dito sa TechnoSpark 2023. So, ayan. So, ayan siya. So, tamang-tama lang yung grip niya for me na maliit lang ang aking kamay. Gusto ko yung effect na yan. Kapag nag-charge, yung mga pa-effect na ganyan, pag naka-on, it's so nice na tignan. Wala lang. Kasi parang, di ba, first time ko makita ng ganyan sa lahat ng phone, nagkaroon ako ng iba't ibang phone. Ang cute. Ang cute lang ng feature na yon. So, ayan. Tingnan nyo na lang, guys. So, yan yung kanyang real time. So, it takes effort. Hindi siya ganun ka-smooth pag inislide mo yung thumb. So, ayan na. Konti pa lang yung nagagamit kong memory. Kasi nga, ito ay for sale. Actually, nabenta ko na to, naka-reserve na. Binenta ko na to. Kasi, yun nga. So, after using it for 5 days, ayan yung mga na-discover ko sa kanya. So, for me, dahil ako ay vlogger, at online seller ako, nagla-live ako, okay, kailangan ko ng much better performance sa camera front. Yun. Walang problema sa akin yung kanyang
sliding feature na medyo naglalag. Kaso, yung kanyang front cam kasi ay 5 megapixel lang. So, hindi siya ganun kaganda sa video sa front. Tapos, yung kanyang back cam ay 13 megapixel lang. So, mahilig akong mag-take ng pictures ng sunset at even the moon at night. Hindi siya maganda talagang pang camera sa gabi, lalo na sa sky. At sa sunset din, sabog. So, yun ang ayaw ko. So, what do you expect, diba, for sa price na 3.7? So, I decided to upgrade na lang. Pero this one, if you're not maarte naman, and arte in a good way naman, kasi nagvo-vlog talaga ako at nagpipicture talaga ako. Kung panggamit lang ng online class or kahit pag live selling mo or pang FB-FB mo lang, pang YouTube-YouTube mo, okay na tong phone na to. Okay naman siya pag nagpipicture ka for Facebook, for Instagram. Pero alam niyo naman, sa Instagram, pag nag-Instagram ka, mas maganda yung quality. Pero this one, ayan, nakikita nyo, real time, ha? Yung kanyang lagging. So, ayan. Nakyutan din ako sa feature nito na games. Ang dami niyang games na free. Na, pang relax-relax lang. Gusto ko tong piano na to. So, hindi ako nag-ML. I like this piano theme. Nag-enjoy ako dito. At libre lang yan. So, ayan. Yan yung real time niya, guys. So, it takes a while. A little while. So, makakailang ulit ka talaga na pindot. So, kailangan ng konting tiyaga. So, papakita ko sa inyo. Gustong-gusto ko talaga yung back design niya. Dahil mukha siyang iPhone. Kahit na fingerprint yung pangatlo, tapos yung pangalawa, I think dummy camera yon. At flash naman yung sa taas na maliit. So, ganyan, no? So, diba? Nakita nyo yon. Yung pag-slide niya, may effort kang gagawin. Hindi siya ganun ka-smooth. So, yun. Yun yung kanyang cons. Okay? So, ayan. Nag-enjoy ako dyan, guys. So, may konting lagging, diba? Pero, this is so cute. Mag-i-enjoy kayo dito, mga momshies. Kahit mga anak ninyo. Ayan. Nakaka-relax siya. So, hindi ko na lang in-include yung music nito kasi baka ma-copyright. So, yun. So, keep on watching para makita niyo yung actual performance niya. Oo nga pala, guys. Ang ginamit kong pang-edit sa video na to ay itong mismong phone na to na Tecno Spark 2023. So, pwede na rin siya pero medyo nakakainis lang kasi nga naglalag nga ng konti. So, tsaga-tsaga lang kung gusto nyo talagang gamitin to from vlog. And then, sa mga video ko na nakikita nyo yung mukha ko, gamit ko yung front cam nito na 5MP lang, pero okay na rin siya. At the end of this video, huwag nyo muna siyang i-close kasi makikita nyo yung mga camera performance niya sa gabi, sa labas. Yung AI feature niya, yung nakakatuwang feature niya sa camera. So, keep on watching guys until the end of this video. Kahit na nag-goodbye ako sa video na to, meron pa pahabol. Okay guys? Ito nga pala yung binili kong case sa Shopee, 55 lang rubberized na. So, marami siyang available na mabibili nyo sa Shopee and Lazada. 55 pesos lang yan. At ito naman yung pang Oppo A15s na ginupit ko. At tinikitan ko ng tela. At tingnan natin. Swak na swak yan, I'm very sure. Kasi ginamit ko din yung tempered glass ng pang Oppo A15s. So, kasi parang nababadoyan ako sa jelly case. So, tingnan natin. I-fit natin yung rubberized. So, okay naman din siya. Pero kung ako sa inyo, mas maganda i-cutter nyo yung square. Kasi mas maganda pag naka-expose yung black body ng camera niya. Mas mukha siyang iPhone pag gano'n ang ginawa ninyo. Kaya, katulad nung ginawa ko dito sa pang Oppo. So, itry naman natin yung ginawa ko. Okay din siya, diba?
Marami siyang available, actually. Tas mura lang siya. Pwede siyang bilhan din ng matte na tempered para hindi bumabakat yung fingerprint nyo. Ayan. So, swak lang siya. Ginupitan ko yung gilid para sa volume and power on and off. Tingnan nyo siya. Bonggang-bongga siya. So, again guys, keep on watching until the end of this video. At sa pinaka-end ng video nito, makita nyo yung ibang camera features. Hello guys! I'm back. This is Rampage. Yung subscribe ka na ba? So, nakita mo na ba yung unboxing natin? Okay, sana walang maingay, no? Kasi kumakain yung mag-ama ko. Pinatay ko na yung flash kasi ang sakit sa mata. Hanggang ngayon, may naaaninag pa rin akong liwanag. Masakit sa mata, masyadong maliwanag yung flash ng front cam nila. So, yun ang aking naobserbahan sa performance nitong Tecno Spark 2023. Okay na okay naman siya sa kanyang price na 3,700. Pero ngayon nga, as I've told you, 4,900 na siya sa mall. Kasi nga, nagbabayad nga doon siya ng pwesto. At sa Lazada and Shopee, may nakita ko nagbenta ng 4,100 plus. Bihira na tayo makita ng stock nito kasi paubos na. Pero, for me, ang verdict ko dito ay okay na siya talaga sa price ng 3,700 or 3,900 or even 4. Okay pa rin siya kasi okay naman yung camera. Kung hindi naman kayo ganun ka meticuloso sa camera, okay naman siya. Lalo na sa mga mommies dyan na stay at home or even for students na nag-online, hindi siya advisable sa mga heavy gamers. Kaya maraming nagbebenta ngayon nitong Tecno Spark 2023 dahil gusto nilang mag-upgrade sa Tecno 10 Pro, which I will have soon this week. Kaya kailangan nyo mag-subscribe para mapanood nyo yung honest review ko for the Tecno 10 Pro na nabili ko lang sa halagang 6,600. Pero ngayon, galing kami ng SM at inikot namin yung mga mobile store doon. Ang presyo na sa SM ay 8,500. Nakakaloka, diba? Kaya umuwi kami at hihintayin ko na lang yung sa Lazada ko na nakuha ko ng 6,600. Pero ngayon, kaya ko nakuha ng 6,600 yun dahil first time kong nag-order, so may voucher na 250 at meron pang free shipping ata, so 66 kung makukuha. Pero ang price niya ngayon ay 69275. Okay? At hindi pa ako ng masahe. Sa Lazada ko lang siya nakuha at excited na ako talagang makita 'yon. Ang in-order ko din ay black kasi gusto ko yung camera niya black para mukha siya talagang iPhone. So, ito po ang honest review ko. Sana nagustuhan nyo. Comment down below kung meron kayong mga suggestions, kung ano pang mga request nyo. Pero sa ngayon po, dahil wala pa tayong sponsor, yung mga mumurahin lang tayo magkoconcentrate dahil mahirap ang buhay, kailangan natin magtipid. Pero, final verdict, okay na okay. 2 thumbs up tayo sa Tecno Spark 2023. Kung hindi ka naman ganun ka heavy gamer at hindi ka naman talaga big YouTuber, of course, bakit ka kukuha ng ganitong phone? Pero for starting or beginners na magva-vlog, this is okay na, I think. At oo nga pala, wala tong, as I've told you, I don't know if I mentioned kanina sa video, wala siyang stabilizer. At kati yung 10 Pro, wala din yung stabilizer. Yung pag naglalakad ka, yung hindi siya umuuga. Umuuga din siya, pero dahil lang titipid tayo, mag-order lang tayo ng gimbal or stabilizer sa Shopee or Lazada. 1,000 plus lang ang pinakamagandang quality nun. Pero sa ngayon, Tecno Spark 2023 is okay na okay for its price. So, yun lamang po. Thank you and please subscribe. God bless! Grabe, paknapakang ilaw, paknapakang makeup, at hindi smooth ang skin, clear talaga. Ayan siya, meron siyang flash. Okay ba? Rinig ba? Hello, mic test. Hindi pantay ang makeup.